So good morning, guys. We're here again in Surrey City, British Columbia, Canada, guys. Okay, so guys, we are still in our 14 days quarantine. This is our 5th day. So ang gagawin natin ngayon, guys, is we'll make a short video kung ano yung agency na tumulong sa amin papunta dito sa Canada. Grabe, ang dami kasing nagtatanong kung ano ang pangalan ng agency, saan located yung agency. So, guys, pag-uusapan natin ngayon. But before that, guys, intruhan muna natin, of course, para legit. From Philippines to Dubai. From Dubai to Canada, guys. Woohoo! Dudong Ed is back! Diretso-diretso na tayo, hindi na tayo magpasikot-sikot pa, guys. So, sagutin na natin kagad yung mga tanong niyo, guys, kung ano yung pangalan ng agency, saan located po yung agency. Okay, ang daming tanong. So, hindi ko kayo maisa-isang sagutin, guys. So, ito na yun, guys. Guys, ito po yung agency, AJ Immigration Group Incorporated, guys. So, saan po sila nakabase? Dito po sila nakabase sa Canada. Okay. Ibig sabihin po, direct po tayo sa Canada. Kung saan ka man ngayon, Dubai, Saudi Arabia, Singapore, or saan ka man sa buong mundo, guys, at gusto mo mag-apply dito sa Canada, guys, there is only one agency direct here in Canada, AJ, Immigration Group Incorporated, guys. Grabe! So guys, I am one of the living testimony na ang AJ Immigration Group Incorporated ay grabe, tumutulong talaga siya ng mga kahit sino mang gusto mag-apply papunta sa Canada. Grabe, guys. So ngayon, guys, just want to share my experience with them. Okay, so March 1, 2019, nag-apply po ako, guys. So lumabas po yung visa ko is September 24, 2020. So ayun nga, guys, di ba sabi ko March 1, 2019 nag-apply ako. So March 1, 2019 to September 1, 2019. Ito po ay 6 months, di ba? Yung 6 months na 'yon, ito yung proseso na ibig sabihin nandoon na yung interviews, processing of documents, nandoon na yung kailangan kang mag-exam ng IELTS. Nandoon na yung kumukuha ka ng mga police clearance, NBI clearance, lahat ng mga document, guys. On that 6 months na ipasa ko. So, ibig sabihin, from March 1, 2019 to September 1, 2019, na ipasa yung application ko sa Government of Canada. Okay? So, ibig sabihin, guys, 6 months lang ginawa ko. Ginawa namin ng AJ na para maipasa yung application ko sa gobyerno ng Canada. Okay, guys. So, guys, pero depende sa'yo. Depende din sa'yo kung mag-a-apply ka. Mabilis kung talagang bilisan mo rin. Anong ibig sabihin ko? Halimbawa, pag sinabi ng AG na, okay, you can take an IELTS kasi kailangan namin yung result mo as part of our requirements. What if sabihin mo, hindi lang muna ako mag-take, next month lang muna ako mag-take ng IELTS or another month na naman. So, guys, depende sa'yo. Kung gusto mo mabilis, ipapasa mo lahat, sundan mo lang, parang sunod ka lang kung ano ang gusto ng AG or ng agency. Gets you, guys? So, ganun, guys. Nung naipasa ng agency yung application ko sa gobyerno ng Canada last September 1, 2019. So, ngayon, ano point ko? Guys, ito. From September 1, 2019, diba sabi ko lumabas yung visa ko September 24, 2020. So guys, 1 year and 23 days, diba? So yung 1 year na yon, diba sabihin, ako sabihin ko sarili ko, mabilis na yun eh, na lumabas yung visa ko eh. Diba? Sa paghihintay ko ng 1 year, grabe, ang bilis na yon. How much more, guys, kung wala pala ang COVID? Guys, diba? Mas lalong mabilis. Ibig sabihin, guys, iba si AJ magtrabaho. Gets you, guys? May COVID na eh. Lumabas yung visa ko within 1 year. In total, 1 year and 6 months, asama na yung proseso. Iba, guys? Ganun katindi si AJ, guys. So, guys,
talagang sinasabi ko lang yung experience ko, guys, kasi talagang I want to say thank you to them na nandito na ako ngayon sa Surrey City, British Columbia, Canada. Grabe, guys, happy lang ako. So ngayon, continue tayo, guys. Diba sabi ko, how much more kung wala ang COVID? February, nagsisimula ng mag-lockdown sa Dubai, which is I am from Dubai. Okay, now guys, this is my point. Kung lockdown ang Dubai, lockdown din sa Canada. Ang ginawa ng agency at that time, guys, ng AJ, work at home. Guys, ganito katindi. Kahit na work at home sila, guys, updated pa rin sila at nandoon pa rin sila na kusang tumutulong sa mga applicants na katulad ko. Updated ako, guys, mag-i-email man ako or anumang tanong ko, nandoon pa rin sila sumasagot sa akin. Guys, ganun sila katindi. Ha? Diba? Ganun yung AJ. Diba? Lakas, no? So, guys, hindi ito advertisement, guys. I just want to express my feelings. Yun nga, sabi ko is, I'm grateful with them and I want to say thank you. Even my family, they are saying thank you to AJ and also to my company na nag-hire sa akin. Okay, guys. So, tuloy-tuloy tayo. So, ibig sabihin, guys, a highly recommended agency na makakatulong sa atin. Okay? Ito lang masasabi ko, guys. Grabe sila. They are always put themselves in our shoes, guys. Grabe. Diba? Iniintindi tayo, guys. Grabe yung pag-iintindi nila sa atin. Ganun sila katindi. At nandoon na yung guidance, direction, and advices nila, guys, na we have to stay calm. Diba? Alam ko naman yung AG, yung office nila is nakakatanggap ng daming mga follow-ups from the applicants. Pero ganun pa rin yung calmness nila to answer the emails, guys. So, wala kang masabi, guys. Grabe. Yung updates nila, yung follow-ups, grabe. It's up to date sila, guys. Ganun sila kaalaga sa mga applicants nila. So, guys, hanggang dito lang. Short video lang naman to eh. And just want to share it to you na kung ano yung agency, ito yung agency again. At saka kung saan sila located, dito po sila sa Canada. Okay? Much better, guys. We'll follow them. So, in their Facebook account, AJ Immigration Group Incorporated, guys. At saka, we can follow them. We can subscribe to them in their YouTube channel. Allison Jones Consulting Services Incorporated, guys. At saka, meron din silang Instagram account, AJ Immigration Group. Okay? So, if follow natin, guys, makikita nyo lahat ng mga opportunities na pinupost nila doon. So, anong hinihintay natin? Apply na! Guys! AJ Immigration Group Incorporated. Thank you so much. But before we end this video, I would like to say thank you so much, guys, for supporting this Dudong Ed Vlogs, guys, or Dudong Ed Channel, whatever. Dudong Ed version 2.0 here in Canada, guys. Grabe. Thank you so much. So don't forget to subscribe. And always remember, guys, we have a choice to be happy. Basta lagi tandaan, masaya ang buhay, basta happy lang! Uy! Nakalimutan ko pala, guys. Shout out sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Guys, kaya pa ba? Tiyaga lang! Kayahin natin! Walang iwanan, guys, para sa pamilya. Guys, shout out sa inyong lahat. Basta laging tandaan, guys. Again, masaya ang buhay, basta happy lang! Thank you, guys!